Pagbati, buhat sa Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, ating nalalaman, bawat isa sa atin, na ang Panginoon ay patuloy tayong sinasamahan sa lahat ng mga hakbangin natin sa buhay, lalong-lalo na mga kapatid at mga kaibigan, kung ang ating pamumuhay ay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Masama at mabuti, patuloy tayong sinasamahan ng Panginoong Diyos. Ang Diyos ay hindi nagtangi kailanman ng tao. Mapamayaman, mapamahirap, mapamangmang, mapamarunong, mapaalipin, mapalaya, ang Panginoon kailanman hindi nagtatangi ng tao. At tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng tao na nananahan sa buong sanlibutan, tayo po lahat ay inibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya isinugo ang ating Panginoong Jesucristo ng Diyos Ama upang ipakita sa atin ang dakilang larawan na ating sasampalatayanan na sa pamamagitan ng ating pagsampalataya ay magkakaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ngayon, bilang mga tao na pinagmalasakitan ng Panginoon, ano po ang ibinabalik natin, mga kapatid at mga kaibigan? Mayroon po ba? Tayo po ba ay may ginagawang isang dakilang bagay na ikalulugod niya? Alalahanin natin, mga kapatid at mga kaibigan, huwag natin ipagwalang bahala ang inyong narinig buhat sa iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Alalahanin natin, mga kapatid at mga kaibigan, mayroong propesiya na nagsasabi, ating basahin upang patuloy na magliwanag sa ating kaisipan. Sinabi po rito, at aking gagawin ang pilay na isang nalabi at ang natapon sa malayo na isang matibay na bansa at ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang Panginoon ay naghahari sa banal na bundok ng Sayon. Hanggang saan mga kapatid? Hanggang kailan mga kapatid? Magpasawalang hanggan. Kaya huwag natin ipagwalampahala yung nadidigin natin sa banal na bundok ng Sayon. Bakit po? Alalahanin natin bawat isa na ang naghahari dito ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya pag winawalang bahala natin ang ating narinig, winawalang bahala natin, hindi natin pinauunlakan ng tinig ng ating Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Dapat sana'y samantalahin na natin ang panahon na nadidinig na natin ang tinig ng Panginoon upang tayo makapagbalik na ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Anong ginagawa natin, mga kapatid at mga kaibigan? Bakit nananatili tayong tulog sa katotohanan? Yan ay sa kadahilanan, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi natin hinaharap ang katwiran ng ating Panginoong Diyos. Gayunpaman, salamat sa Panginoon sapagkat dumating na ang takdang panahon na kung ating hahanapin ang kanyang katwiran, ating itong masusumpungan sapagkat may mga lingkod na itinayo ng Panginoong Diyos sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Anong bilin sa aklat ng awit, mga kapatid at mga kaibigan? Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya at kayo'y mga pahamak sa daan sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang nangangandong sa kanya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Paano natin aagkan ang anak? Sampalatayanan natin ang mabuting balita na nagmumula sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama tayong magbalik ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoon Diyos. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee.
just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Napakadakila ng Panginoong Diyos na tumatangan sa banal na bundok ng Zion. Kaya't bilang bahagi ng dalisay na bayang ito, patuloy tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ipahayag natin sa buong mundo, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. O redeem thy life from destruction, noises and pestilence, he shall cover
Butler. To the only God our Savior, yes, in Him will I trust. Oh, thank you, God, oh, thank you, Lord. Glory to the King, Almighty. Patuloy tayong magpasalamat sa ating Dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama namin na kilala sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, tunay nga na walang ibang Diyos maliban sa iyo sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na patuloy na nag-iingat ng iyong pag-ipag-iban sa sino mang tao na nagsisinanap ng iyong dakilang kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami sapagkat patuloy mo rin sinasamahan sa sanglibutan ito. Lalo pat sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng iba't ibang uri ng lahil at kalumbayan, Ikaw na aming Diyos na dakila sa iyong pangako, ay siyang aming pag-asa kung kaya't ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin may buong katapangan hinaharap sapagkat nalalamin na Ikaw, O Diyos, ay naglaan na ng aming tahanan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami na patuloy namin ipahayag mong iyong larawan na aming nakilala ng aming saksihan ang pagkabuhay ng mga muli ng aming Panginoon si Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang Iglesia ng Banal na Kulungan Sayon ay may isang dakilang pintuan na bukas sa araw at sa gabi at patuloy na handang kumukok sa sinumang tao na nagsisihanap ng iyong banal na katwiran. Amen. At sa aming Panginoong Jesucristo na lumuluklok sa banal na bundok ng Sayon, magbuhat doon at magpasawalang hanggan, tunay nga na ang lahat ng mga bagay ay sa Kanya namin ipinamamagitan sa pangalan ng nag-iisang hari kay Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na maluhos at tayong lahat ng magkakapatid ay magsipagsabi namin. Amen! 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 Isang napakabuti at napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao na nangalat sa Bukisang Libutan. Sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, ang may pandinig ay makinig mabuti, unawain natin mabuti, at huwag natin pababayaan yung ating napapakinggan dahil lahat ng mga bagay na minimiti at pinapangarap natin sa buhay ay maglalaho sa ating paningin. Maliwanag po ba? Amen. Last days na po tayo ngayon, kaya binabati namin kayo ng napakabuti at napakadakilang araw na pagbati. Buhat sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Binabati namin ang lahat ng mga kapatid sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya mabuti. Kapayapaan po ay sumaating lahat. Amen. Meron po siyang layunin sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa, nationwide, worldwide. Ang layunin niya
Ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Maliwanag po ba ang layunin? Ituro yung katwiran. Ituro ang katwiran at lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na pag-uli, ipinapangaral ko ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayad sa maraming mga tao sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa sa buong mundo upang pakinabangan natin yung kaligtasan at buhay na walang hanggang naririnig natin sa social media na ipinapangaral na walang bayad. Amen po ba? Itinayo kami sa harapan nyo sa lahat ng mga listeners, mga partakers, mga audience ng ating tagapagligtas na huwag natin pababayaan na yung narinig natin na hindi paniwalaan sapagkat pananagutan natin ito yung narinig nyo sa social media na ipinapangaral na walang bayad na mabuting balita ng kaligtasan sa muli niyang pagparito. Susumbatan niya tayong lahat bilang tao dahil ang tungkulin natin bilang tao, tuparin natin ang mula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatotohanan at pinagtibay ng mga banal na apostol ng Kordero sa mga nalalabi, tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba sa atin na naririnig niyo sa social media? Itinayo kami sa harapan niyo upang ipangaral ang hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan at sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero. Maliwanag po ba? Sinaksihan. Ibig sabihin ng sinaksihan, may nangyaring nasulat, may ebidensyang nasulat sa banal na kasulatan na ipinapangaral yung niya. May nasulat na ebidensya sa banal na kasulatan ang pinapangaral ng inyong lingkod na napapanood sa social media on the air sa 7 continent all over the nation. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin yung naririnig natin lahat sa social media? Meron pa po bang tao na nakakarinig ng pag-aaral ng mabuting balita ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinaniwalaan at ipinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako? Do you agree, people of Zion, nationwide, worldwide? Itinayo kami sa harapan nyo upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na may hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Nakukuha po ba natin na lahat ng nakakarinig ang kongregasyon ng Panginoong Jesucristo, lahat ng nakakarinig na maniniwala sa ipinapangaral sa social media na walang dagdag, walang bawas, ang kongregasyon at delegasyon ng Panginoong Jesucristo ang pinapastulan niya hanggang ngayon. Paliwanag po ba? Amen. Kaya tayo ginawa ng patibayan at karakter na walang hanggan dahil tayo ang merong tungkulin na tutuparin at aalalahanin natin yung hula ng mga banal na propeta na ang katuparan ng hula ng mga banal na propete ginanap ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ginanap, ginawa yung paniniwalaan nating lahat ngayon na sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nakukuha po ba natin yung daan ng katotohanan at buhay na walang makakarating sa kanyang ama kung hindi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas? Nakilala niyo, tumawag sa atin at nag-iimbita sa atin, Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nahayag in the third day, pinatunayan ng Panginoon Diyos in the third day na binuhay niya maguli sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang inyong abang lingkod ay nakatayo sa inyong harapan, hindi para sa aking sarili, ano? Kundi ang Panginoong Jesucristo ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan. Siya ang karapat-dapat na tumanggap ng karangalan at kadakilaan at karangalan, ano? Papurihan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas on the cross. Siya yung nag-sacrifice on the cross hanggang kamatayan, inilibing, in the third day, binuhay na maguli.
Nagigets po natin, naunawaan natin. Amen. Kaya po sinabi niya sa muli niyang pagparito, mapalad yung mga iniimbita sa gawain ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, magpakailan-kailan pa man. Kinala niya na ba yung nag-iimbita sa atin? Kaya tayo iniimbitahan, may responsibilidad tayo, may opportunities tayong paniniwalaan yung nag-iimbita sa atin, yung ating tagapagligtas ang gumawa ng karakter na walang hanggan na paniniwalaan natin, siya pa rin yung nagpapastor sa atin pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya nga inihain yung kasaysayan sa kanyang banal na bayan na minamahal niyang lungsod, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, hindi makakalimutan magpakailan-kailan pa man yung ginawa niya, inihain niya yung kanyang sarili on the cross. Maluwanag po ba sa atin? Yung hari ng mga hari ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ang naghain ng karakter na forever and ever. Naaalalahanin na natin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Hindi na mawawalay sa ating puso at isipan at alaala yung ginawa niya, napakadakila, forever and ever na karakter na mananatili sa silong ng mga langit hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Nakakapi po ba natin? Nakakapi natin, nag-gets natin, naunawaan po ba natin yung inihain ng ating tagapagligtas, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na makataruman sa lahat. Kaya po huwag natin pababayaan na hindi natin unawain itong napapakinggan natin. Ano? Kaya tayo iniimbitahan lahat upang makatakas na tayo sa mga walang kabuluhang kultura at tradisyon at makatakas na rin tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Naramdaman po ba natin kung sino ang naghahanda sa ating bawat isa? Kilala nyo ba yung nag-iimbita sa ating bawat isa? Hindi siya tao. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba tayo ron? Amen. Karapatan natin bawat isa yan. Kalayaan natin bawat isa kung sino man yung nakakapanood. Pero alalahanin natin sa pagparito niya, mananago tayo kung hindi natin ito paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Dahil nasa kanyang katwiran, ang lahat ng katarungan sa nabubuhay sa ilalim ng silong ng mga langit sa almang lahat ng dako ng lugar, maging sa alalim-lalima ng tubig ng karagatan at kalalim-lalima ng lupa na ating tinutungtungan. Amen po ba? Amen. Masdan yung lupa na tinutungtungan natin. Saan tayo galing? Sa lupa na tinutungtungan natin. Diyan din tayo babalik. Ngayon, kung gusto nyo huwag bumalik sa lupa na tinutungtungan natin, binibigyan na tayo ng pag-asa. Ipamuhay na natin, paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas yung paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Ito pong narinig nyo ipinapahayag sa social media doon sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Maging aware tayo ngayon kasi maraming na pa rito mga masasamang manggagawa pagdating sa espiritual na pagpapahayag ng katotohanan. Maliwanag po ba sa atin? Realidad po ito. Wala pong bayad dito. Titingin ako sa inyo ng mukhaan. Amen po ba? Ang nakasalalay na pag-asa na in-offer sa atin, i-deliver sa atin, ibinigay sa atin lahat, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong sambahayan. Paniniwala ang kaligtasan. Paniniwala ang daan ng katotohanan upang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin yung introduction ng imbitasyon, kaya tayo iniimbitahan upang matakasan natin yung pasimulang aral ng sanlibutan. Dahil buhat sa pasimula ay naalipin tayo ng kasalanan, kaya sinugoy buktong na anak upang igawa tayo ng patibayan o walang hanggang karakter na paniniwalaan at ipamumuhay natin ito at magbabantay na tayo, maghihintay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo mga faithful and wise servant na napagkatiwalaan tayo doon sa naririnig natin sa social media na pinapangaral na walang bayad ang mabuting balita ng kaligtasan na saksing tapat yung nangangaral sa social media. Saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli na tayo ang delegasyon niya, tayo ang kongregasyon niya. Amen po ba?
Amen. Tayo ang banal na bayan niya. Isipin natin mabuti, mga kapatid at kaibigan. Pupwede bang maging kaharian kung walang ginawang karakter? Naunawaan po natin. Pupwede bang maging bansang Pilipinas kung walang gobyerno ang bansang Pilipinas? Pupwede bang maging bansang Pilipinas kung walang mga tao natutupad ng panukala ng gobyerno ng Pilipinas sa mga tao? Amen po ba? Amen. O ngayon, bakit tayo tinawag na relihiyon? Bakit tayo tinawag na dalisay na relihiyon na inihahanda sa paniniwala na walang dungis at kapintasan at hindi tayo sa ating physical na kalagayan inihahanda kundi sa spiritual na kalagayan? Maliwanag po ba? Nagigets po ba natin? Iniimbitahan yung marurunong, yung mga mangmang, yung may hirap, yung mayayaman. Ang may pandinig ay dinggin natin mabuti, unawain natin mabuti, at kung gusto nyo ulitin, hanapin nyo sa YouTube, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Diyan nyo mapapakinggan ang dinig ng ating tagapagligtas na pinapangaral sa social media na walang bayan. Na ang pakikinabangan natin ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kaligtasan ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Na pinapangaral na walang bayan. Nagigets po natin yung nangangaral sa social media. Amen. Naunawaan po natin, people, tao ng Panginoong Jesucristo ang kanyang banal na bayan, hindi konkretong bato. Maririnig natin yung tinig sa social media, pakitambot nga po natin yung Bible natin at pakikuha natin at pakisubaybayan nyo kami. Nang nun eh, sumagana tayo sa pagkilala at paniniwala. Ang kaligtasan ay papagal araw at gabi sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Dahil ang nagdaragdag ng kaalaman at paniniwala at karunungan at pag-asa natin lahat eh, yung gumawa ng panukala, nakikilalanin natin bawat isa. Amen po ba tayo ron? Amen. Marami na naparito mga antikristo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya maging aware tayo ngayon. Mapanganib ang panahon ng kawakasan. Maraming dumarating na mga unos na kalamidad na mga unexpected. Hindi na natin inaasahan. Nasisindak na lang tayo sa takot. Ditong-dito na tayo sa takot. Ditong-dito na tayo sa kahirapan. At nagsilitawan na rin ang mga ganib na lobo. Amen po ba? Amen. Kaya panahon na para tayo ay magbalik ng papuri ng kayamanan, ng karangalan at kalwalatian sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Nakakapi po ba natin, nag-engage natin ang kongregasyon ng Panginoong Jesucristo eh, yung mga umaalala ng ginawa ng hari ng mga hari at hukong ng mga hukong na makatarungan ng pakailan-kailan pa man. Naunawaan po ba natin ang genuine church na no blemish, walang dungis at kapintasan sa paniniwala, iginawa ng patibayan ang paniniwalaan at alalahanin natin, inalay ng ating tagapagligtas yung kanyang buhay sa ating lahat, upang yan eh, huwag maawalay sa alaala natin lahat at panumbalikin sa alaala natin yung ginawa niyang asaysayang magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Nararamdaman po ba natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin? Na meron tayong pag-asa na kung tayo'y mabubuhay na may pananampalataya na naririnig nyo sa social media na ipinapangaral yung patotoo eh. Meron tayong pag-asa na darating tayong mga tapat at mabuting katiwala na itinayo sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Amen. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay itinayo sa ibabaw ng bato. At lahat ng mga banal na apostol ay saksi sa pagkabuhay ng magbuli. Amen po ba? Amen. Naalala nyo sila nangaral ng patutuo eh. Yung mga banal na apostol ng Cordero, tinutusan sila. Nakita nila yung larawan ng ating tagapagligtas, nagpakita sa kanin eh. Kaya huwag tayong di mapapaniwalain. Napakadakila po ng kaligtasan ang binigay sa ating lahat. Mayaman, mahirap, mangmang, marunong. Walang exempted sa imbitasyon niya. Any religion. Upang ang sino man ay walang maging dahilan sa mabuting balita na pinapangaral sa social media
ng buong katapangan. Ipinapangaral ko ang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga bansa sa pitong kontinente, all over the nations, na walang bayan. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, wake up! Gumisik tayo! Imulat natin yung puso at pag-iisip natin sapagkat ang takbo ng buong sanlibutan ay masama na. Nakahilig na sa masama ang buong sanlibutan. Talagang nakatatakot na at nakakilabot na ang mga dumarating na mga kalamidan na hindi natin inaasahan. Isa na lang ang dapat nating panghawakan mabuti yung naririnig natin sa social media. Paniwalaan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Nag-sacrifice siya on the cross. Ninibak siya, hinamak siya, minura siya, pinahirapan siya, ininsulto siya, kinutya siya, dinuran siya sa mukha. Amen po ba? Amen. Nagawa natin kung paano din bakit yung ating tagapagligtas. Ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Yung kanyang paghihirap on the cross hanggang kamatayan para sa napakaraming mga tao sa pitong kontinente, sa napakaraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Kaya po, napakadakila nitong nadidinig nyo sa social media. May tanda ng patotoo na ipinapangaral yung mga ngaral. May ginawang tanda ng patotoo na kagilagilalas na pangunang kaalaman at pangunang utos ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo na Jesus yung nangangaral sa social media. Na lahat naman ang maniniwala, tinatataka na ng tanda ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Lahat ng maniniwala at mag-aalay na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa at buong paniniwala, nagagawin natin ito, ipamumuhay po natin ito. Yung naririnig nyo sa social media, tinawag niya tayong iglesia ng banal na bundok ng sayo na kanyang bayang sariling pag-aari na pinapahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin bawat isa. Tapi, naunawaan po natin bawat isa. Amen. Yung paniniwala na mayroong kaligtasan sa buhay na walang hanggan, dito na lang po sa narinig yung binabalita na kasalalay ang tagumpay nating lahat na mga naghihintay sa second coming of Jesus na datang tayo mga faithful and wise servant. Maging tapat na katiwala tayo bawat isa. Amen po ba? Amen. At hindi kayo mag-aalala ng negatibo sa amin dahil wala pong involved na sentimo itong narinig nyo. Amen po ba? Amen. Tayo ang makikipagkasalan, tayong tumutupad ng pangako, tayong tumutupad ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang imbitado sa kasalang magaganap sa langit. May piging na magaganap sa langit sa mga itinagdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? At sinabi sa buong of Isaiah, chapter 7, verse 14, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo nang tanda, narito isang dalaga ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Nakapin natin, sumasa atin ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, paniniwalaan natin yung ginawang tanda ng patotoo. Bakit po tayo ginawa ng tanda ng patotoo? Dahil maraming lilitaw at paparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na mandadaya at mangangaral sa sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Kaya iginawa tayo ng kagilagilalas na tanda ng patotoo na paniniwalaan, sinabi ng ating tagapagligtas na kung saan siya naroon, doon tayong lahat. One nation, one vision. Amen po ba? Amen. Nakapin natin yung one nation, one vision. That is Church of the Holy Mount Zion. Iglesia ng banal na bundok ng Zion na ang one nation, one vision. One faith, one direction. Jesus Christ is the master builder of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Jesus Christ is the teacher of our faith. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Narinig niyo po ba ako? Mga kapatid at kaibigan,
Kaya ako pinaghihiya ako sa social media dahil dukawin ng angaral, salat sa lahat ng mga bagay, salat sa gadget. Amen po ba? Amen. At mababasa din natin sa propesya na sinabi na ipaghihiyawan sa social media yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo upang wala tayong maging dahilan bawat isa sa muli niyang pagparito na hindi tayo nakarinig ng katotohanan na ipinangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Nakuha natin yung pananampalataya ni tanda ng patotoo ng ginawang tanda na kung saan naroroon yung gumawa ng tanda. Sinabi nung gumawa ng tanda ng patotoo na kung saan siya naroroon, doon tayong lahat. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Ako po yung nagagalak sa Panginoong Jesucristo dahil ginamit niya ako bilang taong katulad niyo upang marinig natin itong lahat eh. Kung hindi siya tatawag na katulad ng tao, maitutuwid po ba yung maling paniniwala natin? Dumagalat na ang mga manggagawang masama. Unawain nating mabuti. Kung walang tatawaging katulad niyong tao na itatayo sa harapan niyo, makakaalis ba tayo? Makakatakas ba tayo sa mga dayang aral ng sanlibutan? Biktima tayong lahat ng dayang aral ng sanlibutan. Ginawang kapakipakinabang itong banal na kasulatan ng mga naparitong mga mandarayang mga aral sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Yung mga namamayat na tupa, yun ang mga napilay na mga tupa, tinatawag na ng Panginoong Jesucristo ngayon sa panahon ng kawakasan. Makinig tayo at may pandinig, makinig na mabuti, unawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Nakunawaan po ba natin yung tanda na ginawang kababalanggan na pang-unang utos ng Panginoon Diyos na ito'y laki Kristo Jesus din naman? May patotoo tayong pinaniniwalaan ginawang tanda upang tayo ay magkaroon ng iisang espiritu lahat. Iisang doktrina tayong lahat na paniniwalaan na ginawa tayo ng napakadakilang mabuting patotoo upang matakasan natin ang mga masasamang manggagawa sa sanlibutan. Amen po ba? Mga kapatid at mga kaibigan sa pananampalataya na mga naghihintay at nagpupuyat sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo mga tapat at mabuting katiwalang lahat. Transparent sa social media na naririnig niyo ang tinig ng ating tagapagligtas na ipinapangaral na katulad niyong tao. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng kanyang panukala sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, in the seven continents, all over the nations. Ang may pandinig, makinig mabuti, unawain natin mabuti. Ang Panginoong Jesucristo ang hindi nagkasala at banal na isang Diyos na tunay, na espiritu, walang laman, walang mga buto, ang tutubos sa maruming lakad ng paniniwala nating lahat ngayon. Nakunawaan po ba natin? Amen. Siya po ang hindi nagkasala na nasumpungan pagdating sa banal na kasulatan. Unawain natin mabuti, kung magkagayon, lahat tayo ipiktado ng pagiging sinir ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Wala po siyang tinatangi, marunong, mayaman, mahirap, mangmang. Any religion, iniimbitahan tayong lahat. Araw at gabi, bukas, sa pintuan ng bundok ng Zion sa social media, iniimbitahan na tayong lahat ngayon upang tayo ihanda na sa muli niyang pagparito, dadatnan tayo, namubuhay tayo ng may pananampalataya. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan? Naunawaan po ba natin yung pangangaral na walang bayan, yung nagtutuwid sa maling paniniwala natin? Ang Panginoong Jesucristo po ang righteous. Amen po ba? Isipin natin sa sarili natin, kailan man hindi tayo po pwedeng maging righteous kung hindi sa ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Sa kanya lang papasok yung relation upang maging righteous tayong lahat sa paniniwalang espiritual. Pagdating sa physical, hindi tayo po pwedeng maging righteous. Pagdating sa physical, nadidinig natin, magiging righteous tayo. Espiritual, magiging righteous tayong lahat. Nagbuhat sa isa, sumagana sa atin yung paniniwalang lahat. Amen po ba?
Sumagana sa ating lahat ang pagpapalaya niya sa pagkakalipin ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan na nataya tayong lahat. Maliwanag po ba sa atin? Nakunawaan na natin yung tanda ng patotoo na ginawang mabuting kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kung bakit tayo ginawa ng mabuting tanda ng patotoo eh, nasa gitna tayo ng maraming mga masasamang manggagawa na ginawang kapakita, inabang itong banal na kasulatan doon sa mga dinaya na mga pusong walang malay. Amen po ba? Amen. Talagang mararamdaman natin ngayon yung pagtawag ng Panginoong Jesucristo. Matagal na siyang nasasaktan sa ating lahat eh. Matagal na natin siyang hindi inaalala. Ang hari ng mga hari ng bundok ng Zion, ang makatarungang hari, nag-iwan ang aalalahanin natin bawat isa at mananatili magpakailan kailan pa man yung aalalahanin natin ginawa ng hari ng mga hari na hukom ng mga hukom na ninasa niyang tumahan sa puso at isip ng bawat isa na nakakarinig ng pagpapahayag ng katotohanan sa social media. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin. Nakakapi natin yung pamumuhay nating paniniwala. Napaka-righteous ng ating tagapagligtas. Nakapi natin yung ginawa niya, mabuting patutuon na tanda, nakabilagilalas. Kaya umaawit tayo ng The Great Marvelous. Siya gumawa ng inaawit natin, mga kapatid at kaibigan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung ginawa niya, The Great and Marvelous, are thy words, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of Saints. Wow, nakagagalak. Inaawit lang ito ng mga banal. Hallelujah! Purihin ang isang Diyos na tunay natin, ang Panginoong Jesucristo. Naunawaan natin yung mga umaawit. Mga betatak ng patotoo sa puso't isip, hindi nawawala sa labi. Iniwanan tayo ng ala-ala ng ating tagapagligtas na hindi mawawala sa puso't isip natin yung ala-ala na iniwanan at ginawa niya para sa iyo at para sa ating lahat ngayon. That is last stage, rapture of the church. Naunawaan niyo yung rapture of the church. May tanda ng kababalagan na kagilagilalas na pinaniniwalaan at inaalala na ginawa ng ating napakadakilang tagapagligtas at manulubos kung bakit tayo tinubos na alitin tayo ng walang kabuluhang pagsamba sa mga Diyos-Diyos sa nang sanlibutan ito. Naniniwala pa kayo sa sinabi ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Susumbatan niyang lahat, yung mga nakakarinig at hindi nakakarinig. Yung mga iniimbitahan niyang lahat ngayon, nationwide, worldwide, aapaw ang karunungan niya sa buong sanlibutan. Aapaw ang tinig niya sa buong sanlibutan through transparent, through social media. Amen po ba? Amen. At hindi niyo kami mapag-iisipan ng negative dito dahil walang bayad dito. Ang ipinagkakaloob sa ating regalo dito ay buhay na walang hanggan ng ating mga kaluluwa at ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Ayan, nakagagalap po na iginawa tayo ng tanda ng kababalagan ng patotoo na paniniwalaan natin na may one vision, one nation, one direction. Kung saan tayo, kung saan naroon yung ating tagapagligtas eh, mararating nating lahat, sinabi niya eh. Amen po ba kayo? Amen. Pumunta siya sa langit upang ipaghanda tayo ng tahanan. Sa muli niyang pagparito, kukuli niya yung sarili kanyang pag-aari. At alam niya na, sa pagparito niya, narinig niya yung patotoo na pinangaral sa social media upang maging participant tayo ng ating tagapagligtas. Ang hari ng mga hari na makatarungan sa lahat. Amen po ba? Amen. Naunawa na ba natin sa pagparito niya, magsha-shutdown ng technology? Amen po ba? At napakarami ng mga naka-alarm ngayon ng mga babala, ng mga kalamidad na malalakas na darating. Saan tayo magtatago? May pagtataguan ba tayo? Wala po. Pero nagsubo ng pag-asa na paniniwalaan natin lahat ngayon upang maka-check tayo sa paniniwalaan natin na may pag-asa tayo na sa muli niyang pagparito, hindi niya tayo susumbatan, kundi
Kukunin niya tayo at isasama niya na tayo sa langit dahil ipinaghanda niya tayo ng tahanan sa langit. Amen. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sion, sa kaalaman ng maraming mga iglesia, in Ezekiel chapter 20 verse 20, in book of Ezekiel, open the book of Ezekiel chapter 20 verse 20, ano po ang sinasabi kay Propeta Ezekiel na mangyayari sa mga naghihintay at nagbabantay na umaalala ng kanyang kabutihan at kagandahan loob? Babasahin ko po sa inyong lahat, mga kapatid at kaibigan, pakisubaybayan nyo kami, pakikuha na natin yung ating mga banal na kasulatan at ilagak na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta at paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Magpatotoo na po tayo upang makatiyak tayo na sa muli niyang pagparito, madatnan niya tayo na nabubuhay tayong may pananampalataya dahil talagang tagipit na ng tagipit ang pamumuhay ng mga tao sa buong sanlibutan, sa pitong kontinente. Amen po ba? Amen. Ganito ang sinasabi ni Propeta Ezekiel sa chapter 20 verse 20, at inyong ipatinin ang aking mga sabat at magiging mga tanda sa akin at sa inyo upang inyo malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Nakunawaan po natin, itong araw ng Sabat, napakadakilang araw. Ito na yung huling panahon. Ito na yung kawakasan ng panahon. Sabat day. Mapagkakakilala natin ang kongregasyon ng Panginoon na may inaalalang kagilagilalas na tanda ng patotoo na nananatili yung pangalan niya sa mga tumutupad at nabubuhay sa pananampalataya na mayroon siyang ginawang tanda ng patotoo na pinaniniwalaan at ikinabubuhay natin at pinagiging banal tayo sa patotoo at pinagiging ganap tayo sa kagilagilalas na patotoo na kanyang ginawa na narinig natin sa social media, na paniniwalaan natin yung narinig natin, na iniuukit sa puso at sinusulat sa isip natin, na hindi mawawalay sa labi natin yung kagilagilalas na tanda ng patotoo na mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Kung magkagayon, one vision, one nation, one direction. Naunawaan natin yung kinamumuhay natin daan ng katotohanan, kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Paniniwalaan natin yung mediator natin ngayon. Amen po ba tayo ron? Naunawaan po ba natin na ang bundok ng Sion eh, mayroon pinangingilin ang araw ng Sabat na may ginawa siyang tanda ng patotoo na kagilagilalas na paniniwalaan tayo na mananatili yung kanyang pangalan sa mga tumutupad ng tanda ng patotoo na pinagiging banal tayo at pinagiging ganap tayong lahat. Kaya kung babanggitin natin yung salitang one vision, one direction, iglesia ng banal na bundok ng Sion ang may vision na one direction. Kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doon tayong lahat. Copy? Naunawaan po natin. Napakadakila nung ginawang tanda ng patotoo ng ating Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Mapagkakakilan lang yung kanyang kaharian eh dahil gumawa siya ng tanda ng patotoo na mabuting balita na ipinapahayag na walang bayad na paniniwalaan natin yung tanda ng patotoo na ginawa niya na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, maghahatid sa atin sa tagumpay magpakailan-kailan pa man. Kaya ang Panginoong Hesukristo ang karapat dapat papurihan at purihin ng lahat ng nabubuhay sa silong ng mga langit, saan man naroon, sa kalawakan ito, saan man dako ng mundo, sa kalalim na lima ng tubig ng karagatan, siya ang karapat dapat pagyamanin ng lahat ng may buhay sa silong ng mga langit at sa kalalim na lima ng lupa na ating tinutungtungan. Siya ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian at karangalan magpakailan kailan pa man. Nakagagalak po. Amen po ba? Amen. Nakakapi po ba natin yung pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoong Jesucristo na iginawa tayo ng tanda ng patotoo dahil matagal na tayong ligaw dito sa sanlibutan at napakaraming na parito mga masasamang manggagawa na buong tapang na ipinapahayag yung tanda ng patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba?
Ang kaligtasan ay para sa matatapang, sa mga duwag yung nakahanda rin ang apoy at impyerno pagdurusa magpakailan kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya ako sinabi, kaya sinabing sa matatapang nakahanda ang kaligtasan ay panindigan natin yung katotohanan ng naririnig nyo sa social media. Amen po ba? Hindi dahilan ang kahirapan upang hindi tayo magbuhay sa pananampalataya na mayroong kagilagilalas na patutuong ginawang halimbawa na paniniwalaan nating lahat upang kung saan siya naroon ng doon tayong lahat. Ano po pangalan nung binigyan ng One Vision, One Nation? Iglesia ng banal na bundok na sayo na binigyan ng The Only Kingdom na ipinagandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Ikaw at ako ang ipinaghanda ng tahanan sa langit, na tinalian sa langit at tinalian na dito sa sanlibutan. Ano po yung taling nakatali sa puso't isip natin? Yung katwiran ng patotoo na ginawa niyang halimbawa na paniniwalaan natin lahat. Nakakapin natin? Amen. Sa bundok ng sayang ng bumi, pag-asa tayong lahat sa naririnig niyo. At huwag niyo nang hintayin pa yung nakasisindak at nakakikilamot na kalamidad na darating bago tayo mag-apura na paniwalaan yung naririnig nyo sa social media. Ngayon pa lang, maging tapat na tayong lahat. Amen po ba? Amen. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari ngayon maghapon nito. Hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa buong magdama. Amen. Nakikita nyo ba yung nangyayaring kalamidad sa maraming mga bansa? Hindi nila madala yung kanilang mga iniipong kayamanan, hindi nila ma-iligtas yung kanilang magagandang sasakyan. Amen po ba? Amen. Hinihintayin pa ba natin dumating yung matinding kalamidad at saka tayo magtatakbo na walang direksyon? Eto, natitinig na natin, may direksyon na tayong lahat eh. Natawa natin yung paniniwala natin na isang doktrina. Butis munado tayong lahat. Lilinisin yung maruming lakad ng paniniwala natin. Makakatakas na tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Iisa'y bisyo nating lahat. Iisa'y diretsyo nating lahat. Iisa tayong kaharian lahat. One nation, one direction, one vision. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Jesucristo lang ang gumawa ng one mission, one vision, one direction ay pinaganda ng tahanan sa langit. May hula ng mga banal na propeta, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kahit ilan ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba kayo, Ron? Amen. Nagagalak na ipahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Jesucristo sa buong mundo sa pitong kontinente sa napakaraming mga bansa. Nakagagalak ang pagkahirang niya sa amin. Dahil alam ko, lahat tayo babalik sa alamok. Pero kaya ako nagagalak. In the seventh continent, inire-reveal ko yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao na walang bayan. Kaya sabi ko sa inyo, tatanaw ako sa inyo ng mukhaan. Amen po ba? Sanay akong kumain na kung ano lang yung dumating sa buhay ko. Pinasasalamatan ko sa Panginoong Jesucristo. Nakapin na po natin, naunawaan natin. Hindi narinig yung tanda ng patotoo na ginawang halimbawa na paniniwalaan natin dahil kaya tayo ginawa ng tanda ng patotoo na kagilagilalas na paniniwalaan natin. Tayo yung merong vision na pinangahawakan na one vision, one direction. Mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, ang Panginoon ng mga Panginoon na ang lahat ng tuhod ay magsasabing si Jesus, ang Panginoon ng mga Panginoon. Alam niyo rin magsasabing si Jesus, ang Panginoon ng mga Panginoon. Nagpapatotoo na saksi siya sa pagkabuhay na maguli. May relasyon sa ating tagapagligtas na si Jesus Cristo. Naunawaan natin kaya tayo ay ginawa ng panukala, magpakailan-kailan pa man upang magkaroon tayo ng relasyon? Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kaya tayo ginawa ng kasaysayan forever and ever para bigyan tayo ng karakter forever and ever upang magkaroon tayo ng matuwid na relasyon lahat upang ma-claim natin yung one vision, one direction? Amen po ba? Amen.
One Kingdom, Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ang nag-iimbita ngayon sa lahat ang mga iglesia na nakalat sa pitong kontinente, sa silangan, kanluran, timog at silangan. Dadakwat ang sinapit kayo sa banal na bundok ng Zion, na bayan ng Diyos na buhay. In Hebrews chapter 12, verse 22. Verse 23, nabunga sa pagkapanganay, na pinasakdal sa paniniwala at pinagiging ganap sa paniniwala. Kaya sino man yung nakakarinig, huwag niyong pababayaan upang makatakas tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Last days na po, rapture of the church na. Nira-rapture na yung sariling kanya. Tinatataan na ng binhi ng patotoo sa puso't isip. Iuukit ko sa inyong puso at isusulat sa inyong isip at hindi mawawalay sa inyong nabi at tatawagin ko kayo na aking banal na bayan. Amen po ba? Amen. Pakibasa natin sa aklat ng Hebreo. Ang nagtayo sa iglesia ng banal na bundok ng Zion, hindi tao. Amen po ba? Amen. Espiritu, inagtayo sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Nakikala niyo, nag-iimbita sa atin. In the third day, I will build my temple in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya si Satanas, nanginginig na si Satanas dahil alam niya na natayo na ang malwalhating iglesia ng banal na bundok ng Zion, na walang dungis at walang kapintasan o kulubutman. Nanginginig na si Satanas sapagkat malapit na siyang ipunong at maghahari ang hari ng mga hari ng iglesia ng banal na bundok ng Zion, at pangasiwaan niya ang mga iglesyang nadaya at ngayon ay kinukupkup niya na, at ngayon ay tinatawag niya na, at ngayon ay hinirang niya na. Amen po ba kayo, mga kapatid at kaibigan? Amen. Dalawang po ba natin, natitinig niyo sa social media, the seventh continent, all over the nations. Pre, walang bayad. Kaya nasa atin na rin ang pag-uulan kung hindi tayo talagang nakikinig na mabuti. Dahil ang regalo sa ating lahat, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Matagumpay na gawain ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo na itinala sa langit. Amen po ba? Amen. Paki-download yung app yung Bible nyo sa gadget nyo. And then kung ma-download yung Bible nyo sa gadget nyo, paki-search nyo nga yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Genesis up to Revelation. More than 100 verses po ang pagpapatunay ng Panginoon Diyos sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, na mga tao, mga kalalakihan, mga kababaihan, mga pamilya, yung kung naniniwala sa katotoo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas in the third day. Copy po, copy. Naunawaan po natin mabuti. And there's, paki-edit nyo na rin yung ibang religion sa gadget nyo para makita nyo kung talagang patutunayan ng banal na kasulatan ng Panginoon Diyos sa kanyang tipan yung mga religion na tayo ngayon. Naunawaan po natin, kasi ginamit itong banal na kasulatan na pakinabang eh, sa sarili niyang pakinabang. Nakukuha po natin, ginamit na kapaki-pakinabang ang banal na kasulatan sa maraming mga pusong walang malay, at kukunin ng Panginoong Jesucristo yung sariling kanya sa mga mandarayang manggagawa. Naunawaan po natin, huwag nyo sabihin nakaka-open ditong nadidinig nyo sa social media. Matagal nang na-open sa atin ng Panginoong Jesucristo eh. Matagal na siyang naghihintay. Nabalikan natin siya ng pasasalamat at papuri. Matagal na siya maghihintay na hainan natin siya ng nakalulubot na hain. Pangiwalaan natin siya na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Maging saksi niya tayo. Amen po ba? Amen. Huwag yung kumuli na ang lahat kapag may dumadating na salot sa mundo sa katawi-tawag ng tawag.
Nadidinig-dinig niya. Siya lang ang matuwid na isang Diyos na nagtutuwid sa atin ang maling paniniwala natin sa sanlibutan lahat. Aminin natin! Amen po ba? Ako, inaamin ko sa sarili ko, ipiktado rin ako ng dayang aral ng sanlibutan. Pinagsisisihan ko ngayon yan. Kinapupuutan ko ngayon yung mga walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. At napupuutan ko ngayon sa mga bagay na nakikita ko sa sanlibutan. Kaya huwag natin pakanasain yung nakikita natin sa sanlibutan. Magiging ugat ng kapahamakan natin yan. Nakakapi natin, naunawaan natin. Amen. Dahil yung mga nakikita natin ang ginawa ni Satanas na pandaya. Ano po? Amen po ba? Naunawaan natin? Amen. Ngayon, ito, nadidinig niyo yung dinig ng ating tagapagligtas na katulad yung tao na ginamit na ibukay yung labi ko upang ipahayag yung kanyang kabutihan at kagandahang loob na ginawa on the air sa social media, nahayag na sa on the air in the seventh continent, all over the nations. Walang bayad. Amen po ba? Amen. Tayo na rin ang magkukulang dito eh, pagka ito'y pinabayaan natin. Amen po tayo ron. Tama po. Amen. Kaya kung kayo pina-amen, kung umaagree ba kayo sa naririnig nyo na ipinapangalan sa social media, ang pag-amen ay pagsang-ayon sa ipinapangalan na may hula at merong patotoo ng mga banal ang gusto ng kordero na sinaksiha nila yung lahat ng kanilang nakita at nakasama at nakausap at nahipo. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Yung mga tumayong nagpatotoo na nakatala sa banal na kasulatan, nakasama nila na buhay na buhay yung ating tagapagligtas eh. Nakita nilang lahat yung mga ginawang pagdurusa on the cross eh. Hanggang sa pagkabuhay na maguli, nagpakita sa kanin eh. Eh sa pag, kung paano makikitsarangit na espiritu eh, sa pagparito, espiritu rin makikita ng lahat ng mga iniimbitahan na tinatatakan sa puso at isip ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya ginawa tayo ng tanda ng patotoo na kay gila-gila na si napakaraming lumitaw ng mga masasamang mandarayan na ginamit na apaki-pakinabang itong banal na kasulatan sa mga pandaraya upang sila gumanda buhay. Amen po ba? Amen. Naliliwanagan po ba natin yung mensaheng naririnig nyo sa social media? May tao pa po ba? Alam nyo, hindi ko na dapat katakutan itong pagsasalita ko at pagpapahayag ng katotohanan sa social media sa mga lahat ng listeners ng Panginoong Jesucristo. Siya ang tumatawag, ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag at pumipili at humihirang at nagtayo sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian na hindi magagalaw at hindi matitinag. Sangayong kayo ron, amen tayo ron, naniniwala kayo ron, mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, amen. Na may iniintay tayong katiyakan na kung siya mahayag, mahangin on the air sa alapaap, lahat ng nakatulog na may pananampalataya ay gigisingin, at lahat ng nakatayong maalala na ginawa ng hari ng mga hari, na hukom ng mga hukom na makatarungan ay babaguhin sa isang-isang mata. So ano magiging larawan natin lahat? Magiging katulad tayo ng hukom ng mga hukom na iginawa tayo ng napakadakilang halimbawa na papaniniwalaan natin bawat isa. Nakakapin natin na may katiyakan yung mga naglilingkod. Kaya tayo binigyan ng pagtitiisan. May kalakit at kahalili na buhay na walang hanggan na di maisalarawan ang kagalakan kung siya'y paparito na, papalitan na, may kabulukan, walang kabulukan. Amen po ba tayo ron? Amen. Nabasa niyo ba yung 1 Corinthians 15, 51, 52, 53, 54? Gustong ihayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto ang hiwagang magaganap sa maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ngayon, nahayag na hiwaga sa bawat nakakarinig na kung siya paparito na eh. Meron tayong buhay na pag-asang pinangahawakan, narinig na paniniwalaan na kung siya'y mahayag, eh, mahayag din tayong katulad niya o kalarawan niya na kahalili ng ating mga pinagtiisang lahat, ano? Kahalili ng kahihiyan nating lahat. Alam niyo ba kung bakit may kahalili? Alam niyo yung tunay na naglilingkod eh. Mararanasan natin yung naranasan ng ating tagapagligtas na iniinsulto tayo. Ha? Minamaliit tayo, hinahamak tayo, nililibat tayo sa sanlibutan.
Naramdaman niyong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lilibakin tayo sa pananampalataya natin. Do not panic! Trust in the Lord with all my heart, with all my soul, with all my strength. Amen tayo ron? Amen. Kapatid at kaibigan, nasa iyo ang desisyon. Nasa iyo ang desisyon. Hawak mo ang desisyon. Kung gusto mo maghintay, nasa pagparito niya, dadnan tayong mga faithful and wise servant, mga tapat at matalinong manggagawa na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato na dumating ang malalakas na kalamidad hindi natinag yung itinayong bahay sa ibabaw ng bato. Amen po ba? Amen. Na ang mga kalamidad na darating ngayon talagang sunod-sunod. Talagang yayaningin kayo ng langit at lupa. Nawa, doobin ng Panginoon Jesu Kristo sa lahat ng iniimbitahan niya na magiging kaanib ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon ay maging matatag at maging matapang sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 15:58 ng 1 Corinthians, yamang hindi nawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapakahirap para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Nanawaan natin yung 15:58 ng 1 Corinthians. Mga kapatid, yamang hindi nawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapakahirap para sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Dahil kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Nanawaan natin yung narinig nyo na kung mahayag na siya sa alapapi, mahayag pa rin tayong espiritong katulad niya. Nanawaan nyo na yung buhay na walang hanggan, yung crown na tatanggapin nating regalo sa muli niyang pagparito na siya lang ang may daladala. Nung regalo na paniniwalaan natin yung sinabi niya, matutupad siya atin yung sinabi niya na kung mahayag na siya sa alapapi, mahayag pa rin tayong katulad niya. Amen po ba tayo ron, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Ako po yung nagagalak na patuloy na ipaghihiyaw at yung kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao sa buksan ng libutan. Kaya ano sabi nung sa Matthew chapter 24, nagtanong yung kanyang mga alagad, unawain natin mabuti. Amen po ba? Amen. Lumabas si Jesus sa templo at paalis sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Upang itanong sa kanya at nakita ng mga alagad yung mga gusali ng templo, nakita nila nung sila gumabas. Ano po sabi ng ating tagapagligtas? Dadapuwat siya sumagot at sa kanila sinabi, hindi ba ganin nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Naunawaan po natin yung tanong ng mga banal na apostol. Sumagot yung ating tagapagligtas na nag-iimbita sa ating lahat ngayon. Kung ano yung paniniwala ng mga banal na apostol, tulara natin yung paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero. Kung saksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli, maging saksi rin tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Samantalang siya nakaupo sa bundok ng olibo, nagsinapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging mga tanda ng iyong pagparito ng katapusan ng sanlibutan. Nakatawa po natin yung tanong ng mga apostol ng Kordero. Amen. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Naunawaan po natin yung sagot ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol ng Kordero. Pinag-iingat sila, baka sila'y mailigaw ng mga paparito, pandaraya ng mga aral. Kaya napakadakila ng tanda naririnig niyo sa social media. Nakagilagilalas na tanda ng patotoo ng ginawa niya. Bakit po kagilagilalas? Wala namang ibang pangalan sa kanino mang pangalan sa silom ng mga langit kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo natin masusumpungan ng ginawa niyang tanda ng kapamalagyan na paniniwalaan natin. Maliwanag po sa atin, nakakapin natin. Amen.
Kaya tayo iginawa ng tanda ng patotoo na paniniwalaan dahil maraming na pa rito masasamang manggagawa na ginamit ang banal na kasulatan na kapaki-pakinabang sa sarili nilang tiyan. Kaya po, sa pagparito ng Panginoong Jesucristo, maraming mananagot na mga masasamang manggagawa. Ito, pinili sa mga banal na apostol. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Amen po ba ron? Amen. Ito, pakisubaybayan natin. Pakibasa nyo rin, mga kapatid at mga kaibigan. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga aligaw mo ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihan sapagkat kinakailangan ito ay mangyari dadapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitinding ang mga bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Magsisitinding ang mga reliyon sa mga reliyon. Amen po ba? Amen. Dadapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Copy. Amen. Nangyari na po, ano? Dumating na. Nag-iringa ng Ukraine at saka Russia. Nagtaguan ng fuel. Ano nangyayari? Tumataas ang mga gasolina, tumataas ang mga bilihin. Nasa ilalim pa tayo ng pandemya. Sunod-sunod, ang trials sa buong sanlibutan. Amen po ba? Tandaan natin na hindi pa ito ang wakas. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng may pandinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya magbuli. Kung magkagayo, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo ipapatayin at kayo kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Naunawaan natin yung mga apostol ng Kordero. Ibinigay sa kapigatian hanggang kamatayan. Klaro. Amen. Namatay ang mga banal na apostol ng Kordero hanggang kamatayan sa kanilang paniniwala. Napigilan po ba nung namatay yung mga apostol ng Kordero? Hindi po napigilan. Bakit po? Sino po ba yung tumatawag? Sino po ba yung pumipig? Sino po ba humirang sa ating lahat ngayon upang ipagpatuloy natin ang mga nalalami? Ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian at karangalan at kayamanan sa lahat ng dako na sulok ng mundong ito ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Maging sa kalalimlaliman ng tubig ng karagatan at kalalimlaliman ng lupa na ating tinutungtungan, siya ang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng kapurihan, ng kayamanan at karangalan at kadakilaan magpakailan kailan pa man. Naunawaan po ba natin? Amen. Naunawaan ba natin yung kinirang eh talagang makikilala nyo na lingkod ng Panginoong Jesucristo na hindi mapipigilan. Naunawa na natin na tayo ngayon, yung last days, tayo ngayon, yung nakapanahon na para ipaghiyawa natin sa social media yung kanyang kabutihan at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa pitong kontinente sa buong mundo. Amen po ba? Amen. At walang hanggang kasaysayan ang inihain ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na makatarungan iisang Diyos na tunay sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagaan natin ang paniniwala, walang hanggan po ano? Ang kasaysayan na ginawa niya na aalalahanin natin na hindi mawawalay sa alaala natin at hindi na magtuturo ang sino man sa kanyang kababayan kundi sa kaliit-liitan at kadakilaan ay makikilala siya ng lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. At hindi niya naaalalahanin ang ating kasamaan at kasalanan, kundi iuukit sa puso at isip natin at isusulat sa ating isip at hindi mawawalay sa labi natin
yung katwiran ng patotoo na ginawa niyang napakadakilang halimbawa na paniniwalaan nating lahat. Nakuha niyo yung one vision, one direction. Nakuha niyo yung one vision, one direction. Kung saan naroon yung ating tagapagligtas na ibinabalita mo sa social media in the seven continent, sa lahat ng mga bansa, sa buong sanlibutan, naunawaan po natin. Kanino mang pangalan ay wala tayong masusumpungan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus ang kaligtasan na paniniwalaan natin. Alimbang reliyon sa sanlibutan ito, wala tayong masusumpungan ang kaligtasan na paniniwalaan natin kundi inilagay sa banal na bundok ng Sayon ang katotohanan na ipinapahayag sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. Mangyayari na ang lahat ng tao o mangyayari na ang lahat ng mga bansa ay inuutusan sa banal na bundok ng Sayon makipag-aralan at maglagak ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakuha po ba natin? Kaya mapanganib na huling panahon. Amen po ba? Amen. Naunawa natin na hindi yung usigi ng mga balala ang gusto niya. Ito yung may nagtutuloy, merong existence na mga remnant na naghahayag ng katotohanan. Amen po ba? Amen. At kung magkagaya marami mga matitisod at magkakanuluan ng isa't isa at magkakapuotan ng isa't isa, at magsisipagbangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Nangyari na po! Sa panahon pa lang ng mga apostol, lumitaw na ito mga bulaang propeta at bulaang mga ngaral. O mas more than ngayon. Mas maraming lumitaw ng mga bulaang mga ngaral ngayon at bulaang mga propeta na mga namuhula. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, magkakanuluan, no? Ano ibig sabihin ng magkakanuluan? Mga kapatid at kaibigan, ha? Magkakanuluan at isa't isa. Tatalikuran yung isa't isa, no? Ha? Matatakot mamatay, eh. Tatalikuran yung isa't isa, eh. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tingnan nyo. Dahil sa pagsagana ng mga sinungaling at katampalasan, yung pag-ibig ng marami ay manlalamig. Yung pananampalataya ng marami, manlalamig pa. No? Kaya hindi madali pumasok sa kaharian ng langit, eh. Baliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya magpakatatag tayo at magpakatibay ngayon. Yamang hindi nawawala ng kabuluhan yung ating pagpapagal at pagpapakahirap sa paniniwala natin dahil pagparito niya, hindi matutumbosan o hindi matatawaran yung kagalakan dala-dala niyang regalo sa ating bawat isa na wala na kamatayan kundi buhay na walang hanggan na katumbas ng pagtitiis nating lahat. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya nga, itong huling panahon, magkakanuluan, ha, magtatalipunan yung iba. Yung iba'y manlalamig, ano? Kasi dumating kayong kahirapan, eh. Amen po ba? Amen. Ha, ang gusto ng iba'y, eh, kung paano mabuhay lang siya sa sarili niya. Tatalipunan kayong magulang niya, tatalipunan niya yung kapatid niya. Pero yung tunay na nananampalataya, yung tunay na naniniwala, maninindigan, maghihintay, magtitiis, ano man yung kahirapan dumating sa atin. Amen po ba? Amen. Ano mang pagsubok at dumating sa ating lahat, huwag tayong papayag na matinag tayo. Dahil si Satanas ay nanginginig na, kinikilabutan na at alam niya, ikukulong na siya. Amen po ba? Amen. Dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipapangaral
ang ebanghelyo ito ng kaharian ng buong sanglibutan. At ipapangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayo ay darating ang wakas. Amen. Amen po ba tayo ron? Ipapangaral ang pagpapatotoo sa na ginawa ng ating tagapagligtas. Yan yung ginawang kagilagilalas na kababalagan na tanda na paniniwalaan natin lahat upang sa pagparito niya ay darating na ang wakas. Ipinapangaral na sa maraming mga bansa, kaya nga 7 kontinente, all over the nation, sa maraming mga bansa, pinapangaral na ipatotoong ginawa ng ating tagapagligtas na tanda na paniniwalaan natin dahil maraming naparito mga bulaang mamangaral at bulaang propeta. Ipinapangaral sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa, all over the nation, in the 7 continent, ang mabuting balita na ang daladala ay kaligtasan na ta, katiyakan ng ating kaligtasan ng mga kaluluwa na kung bumalik ang ating tagapagligtas sa banal na bundok ng Sayon eh, magagalak tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kanino mang pangalan na relihiyon ay wala tayong masusupuan, kundi sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ninasa at pinini niya ng dapong tahanan magpakailan kailan pa man ang Banal na Bundok ng Sayon. Sa narinig ng mabuting balita na pinapangaral sa social media na walang bayad at nagpapatotoo yung nangangaral na saksi sa pagkabuhay ng mapuli sa Banal na Bundok ng Sayon po, may katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggang nating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, nagbababala siya dun sa mga banal na apostol eh. Na baka maligaw sila eh. Kasi gumawa siya ng tanda para hindi maligaw yung mga banal na apostol. Nakita at nakasama ng mga banal na apostol yung lahat nung ginawa niya pagdurusa ng tatlos hanggang sa kamatayan, hanggang sa ilibing siya ng tatlong araw at tatlong gabi. In the third day, binuhay na siya maguli. Di ba tinalaw ni Apostol Pedro tsaka ni Mary doon sa libingan? Nung makita nila eh, nagulat sila nung ako rin nga eh ka ito, sabi sa mga banal na apostol, walang laman, walang mga buto. Nakakapi natin, amen. Mga kapatid at kaibigan, maging aware tayo, maging listeners tayo ng Panginoong Jesucristo ngayon. Talagang napakaraming mga unexpected na mga malamidad na dumarating ngayon na hindi na natin inaasahan. Naunawaan natin yung buhay ng pag-asa na ibinigay sa atin ngayon. Na ipinahayag sa social media na walang bayan. Kung tayo ay kay Kristo, tayo ang binhi ni Abraham. Amen po ba tayo ron? Amen. Dahil si Father Abraham ang binigyan ng pangako ng tagapagmana ng buhay na walang hanggan eh. Kung tayo kay Kristo, iibigin natin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Yung kasaysayan, paniniwalaan natin. Naunawaan natin kung paano tayong magmahal sa Panginoong Jesucristo ngayon. Ang pagmamahal eh, may kalakip na pagtitiis. Ha? Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila na itong naririnig nyo na pinapahayag mo din sa social media na darating ang wakas, ipapangaral sa lahat ng mga bansa ang pagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo, darating ang wakas. Naunawaan na natin yung ipinipripend yung maluwalhating iglesia, yung maluwalhating kaharian, yung maluwalhating sarili niyang bayang pag-aari. Na inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin, na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ipinapangaral natin sa madilim na sanlibutan. Bakit po madilim ang sanlibutan? Nabat-bat ng pasimulang aral ang buong sanlibutan. Amen po ba? Naunawaan na po ba natin kung paano tayo ihanda ng Panginoon sa Kristo sa paniniwala? Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan? Amen. Kaya sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon, na kanino mga kaharian ay walang ibang kaharian, kundi sa Banal na Bundok na Sayon, minasa at pinili niya na dakong tahanan magpakailan kailan pa man ang Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon na ipinaganda ng tahanan sa langit. Kaya ang sabi sa imitasyon in Hebrews chapter 12 verse 22, dadapuan na ang silapit na kayo sa Banal na Bundok na Sayon sa bayan ng Diyos na buhay, na bunga sa pagkapanganay, bunga tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na tumawag at nag-imbita sa atin. Amen po ba? Isinisecured na tayo sa darating ng mga kalamidad na mga unexpected, na mga nakasisindang at nakakikilabot at nakatatakot na kalamidad na darating sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Sangayon ba kayo ron? Amen.
Kaya bunga tayo sa pagpanganay, ang Panginoong Jesucristo ang namumunga pagdating sa paniniwala. Siya ang nagpasakdal at pagiging ganap sa atin. Siya ang nag-iimbita sa atin upang pagiging banal tayo. Pinagiging banal tayong lahat. Amen po ba? Amen. Sa paniniwala tayo, pinagiging banal lahat. Kaya lahat ng nakakarinig, huwag niyo po itong pababayaan na di unawain. At pananagutan natin ito sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kalamidad pa lang po yung dumadating, salot, COVID-19, natatakot na tayo. How much more pagpaparito na yung ating tagapagligtas? Magsya-shutdown ang lahat ng teknolohiya. Saan kayong tayo, no? Eh. Nangyayari na nga yung mga kalamidad na hindi natin inaasahan. Yung panguli niyang pagparito. Wow! At nagagala, narinig-tinig niya. Kung tanongin man tayo ng ating tagapagligtas, may narinig kayong pinahayag sa social media na walang bayan, na paniniwalaan natin at ipamumuhay natin yung pinahayag sa social media na walang bayan, magkakaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo ron? Makasasabu tayo, narinig natin yung tinig niya at pinangaral ng taong katulad niyo. Paniniwalaan natin. Lord, ipinamuhay ko po yung narinig ko sa social media na pinangaral na walang bayan, nasaksi po sa pagkabuhay na mag-uli. Saksi rin po ako sa pagkabuhay na mag-uli. Hindi ko mahayag na sa alapaap na Espiritu, sa isang-isang mata, mahayag din naman tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo na yung pananampalataya na pinagtitiisa natin, kaya tayo tinatawag, magtitiis tayo at ipamumuhay natin yung narinig natin na paniniwalaan natin ang tagapagligtasan. Nakikibaka ngayon. Amen po ba? Ang Panginoon Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Na Espiritu yung ating tagapagligtas. Walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Nakakapi po ba natin? Amen. Kaya hindi na magtuturo ang marami eh. Nakilalanin natin ang Panginoon eh. Makikilala siya ng kaligtitan hanggang sa katakilaan eh. At ilalagay niya sa puso natin, iuukit sa puso yung narinig niyo, isusulat sa isip. Hindi mamawalay sa labi natin at sa labi ng pamilya natin, sa labi ng ating mga anak at magiging henerasyon at mga apo, yung paniniwala natin ginawa niyang halimbawa na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggang bawat isa. Amen po ba tayo? Amen. Nakuha po natin yung one nation, one vision, one doctrines, one baptism. Tanungan natin yung botismo, kaya tayo binobotismo sa pakikinig at paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mag-uli upang tayo ay linisin niya sa maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan eh. Na pandemya tayo ng maruming lakad ng sanlibutan. Amen po ba tayo ron? Amen. Ang binibigay niyang kapalit nung nadidinig natin, kagalakan, katiyakan, pag-asa, na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Kaya walang ibang kaharian tayong hahanapin sa silong na mga langit, kundi on the air sa social media, iglesia ng banal na bundok na sayo ng tinalian sa langit at itinaganda ng tahanan sa langit at tinalian dito sa sanlibutan ng katwiran ng patotoo na ipinaganda ng tahanan sa langit ang iglesia ng banal na bundok na sayo na kaharian ng Panginoong Jesucristo, na ang kaharian ng Panginoong Jesucristo eh, yung mga nakakarinig na maniniwala na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mag-uli, may katiyakan tayo sa pag-iintay natin at pagbabantay sa muli niyang pagparito, na tayo yung tapat na mga katiwala niya, na pinagkatiwalaan tayo ng lahat ng mga bagay na sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta, na ang tagapagligtas naman natin ang gumawa ng karakter na walang hanggan, na nabubuhay tayo sa karakter niya, na nag-iintay na tayo, na kung sa pag na siya dadating niya, dadatnan na tayo, nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Tanungin man tayo, makakasagot tayo na nabuhay tayo ng may pananampalataya na pinaniniwalaan natin yung ginawa niya on the cross, na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Sa ayaw po ba tayong lahat doon? Amen. Ang tinig po ng pakaka, ipinapakaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi po ito instrumento na hinihipan katulad nung sa musiko na trumpeta. Hindi po, ipinapakaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa social media na walang bayad upang pakinabangan ng mga nakakarinig na nadaya ng masasamang manggagawa dito sa sanlibutan. Amen po ba?
At mangyayari na sa banal na bundok ng Zion tayo pinapupuntang lahat-lahat ng mga bansa upang maglagat ng paniniwala at makatiyak na tayong lahat sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Napaka-panganib na ng panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya naunawaan niyo, sinabi nung ating tagapagligtas sa mga banal na apostol na mag-iingat sila at baka mailigaw sila maraming mga ngaral na magdarayan lilitaw. Kaya tayo ginawa ng tanda na kagilag-gilalas na patutuwin upang kung saan siya naroon ay makasunod tayo at iniwanan sa atin yung tanda na patutuwin na paniniwalaan natin na yan ang pag-unang utos ng mayroong patutuwin ni Jesus na binabaka kayo ni Satanas. Amen po ba kayo ron? Gusto niyo po bang bakahin kayo ni Satanas? O di naunawaan natin ang kaligtasan at pagpunta sa langit ay hindi madali. Ayaw ni Satanas tayo mapunta sa kaligtasan. Eh, bakit po? Alam na ni Satanas na aalingaw-ngaw, nationwide, worldwide, isa lang ang lalabas na salita sa lahat ng mga tao. Tunay, 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 banal, banal, banal ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Isa lang ang pinag-aharian ng Kordero. Ang banal na bundok ng Zion. Ang maghahari sa ating Kordero, yung katwiran ng patotoo na ginawa niyang halimbawa na paniniwalaan nating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya ako, titingin ako sa inyo ng harapan bilang katiwala ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Narinig niyo ba yung spiritual feeding na inihanda ng ating tagapagligtas na pinapahayag sa social media na yan ang pagkain ng ating kaluluwa upang lumusog yung kaluluwa nating lahat ngayon? O yung spiritual wedding, tayo yung babaeng malinis na inihanda na naghihintay dun sa katipan ng babaeng malinis na magiging one body, one spirit na. Amen po ba? Amen. Nagkakalaga po sa aking mga daing at panalangin sa pangalan ng Jesucristo bilang ating tagapagligtas, bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya mabuli. Dahil ako'y binabaka ni Satanas, ano po? Lagi naman akong lumuluhod sa Panginoong Jesucristo at humihingi ng lakas at tatang. At buuin niya sa akin yung lahat ng sinabi sa mga banal na propeta at ilagay sa puso't isip ko at ibo kayong aking labi tuwing araw ng Sabat. Na gumawa siya ng tanda na pagkakakilala ng kanyang kaharian na ang Kordero ay nakatayo sa iglesia ng banal na bundok ng Zion at ipinaghihiyawan ng kanyang katiwala yung kanyang mabuting ginawa na paniwalaan natin ngayon upang makatiyak na tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya ako'y nagagalak sa ating tagapagligtas na paniniwalaan at hihintayin natin at magpupuya tayo sa muli niyang pagparito. Na pagparito niya tinanong tayo bawat isa makasasagot tayo dahil ito yung buong katungkulan ng tao na paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas yung karakter forever and ever na dito lang sa banal na bundok ng Zion inilagay ang karakter forever and ever na mahayag sa social media in the seven continent all over the nations. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid at mga kaibigan, titingin ako sa inyo ng mukhaan. Ako yung isang dukha at hamak na taong katulad niyo, mga kapatid at mga kaibigan. Damahin natin ang presensya ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas sa nadidinig niyo sa social media ngayon. Kaya harap ako sa inyo ng mukhaan na pinapangaral ko ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao sa pitong kontinente. Sa napakaraming mga bansa na loobin ng Panginoong Jesucristo na mabuksan na ang diwa ng ala-ala nating lahat at magsipasok na tayo sa isang pintuan ng kanyang kaharian, ang Iglesia ng Banal ng Bundok ng Zion. Hanapin natin sa YouTube, i-click nyo sa YouTube, i-share nyo sa YouTube, makinig tayo sa YouTube, sapagkat napakarami na nating pagkukulang sa Panginoong Jesucristo upang magbalik ng kapurihan at karangalan at kadakilaan magpakailan-kailan pa man. Aminin na natin, mga kapatid at kaibigan. Kaya ako'y nagagalak sa huling panahon na ginamit niya ako bilang alabok, bilang taong katulad niyo, ginamit niya ako na bilang magpapalayok, ako yung palayok na itinayo sa harap niyo. Amen po ba? Nagigets natin?
siya yung lumalang sa akin na kalarawan niya eh. Siya yung lumalang sa kaharian niya, nakatulad niya. Kaya nakalulugod na iglesia ang banal ng bundok ng Sayon dahil nilalang tayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala at isinilang tayo sa paniniwala upang gawin niya tayong tahanan magpakailan-kailan paman. At makikilala ang pangalan niya na tumatahan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na pinasaktan niya sa paniniwala at pinagiging banal niya sa paniniwala at makikilala ng buong mundo at lahat ng mga kaharian ay magsisigiba. Makikilala ng lahat ng mga kaharian na natayo na ang maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay pinaganda ng tahanan sa langit. Amen po ba tayo ron sa lahat ng mga listeners at mga participant ng Panginoong Jesucristo? Ito na yung panahon, last days. Unawain na natin mabuti, yung napapakinggan nyo sa social media, kung gusto natin maging watchman, ano? Kung gusto natin maghintay, magpuyat, magbantay sa muli niyang pagparito na tatang tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba tayo ron? Iisa lang ang panggagalingan ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, iglesia ng banal na bundok na Sayon na may hula ng mga banal na propeta at ang iglesia ng banal na bundok na Sayon eh. Hindi po literal ng bundok ng Sayon, kundi delegasyon ng Panginoong Jesucristo, mga mananampalataya. Amen po ba tayo ron? Amen. Lagi natin tatandaan yung sinasabi doon sa Chronicles chapter 7:14. Kung ang aking bayan ay magpaumbaba sa aking pangalan at hanapin ang aking katwiran, sila'y aking pagagalingin. At kung sila'y dumaing at dumalangin, sila'y aking diringgin. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo yung dwelling city ng Panginoong Jesucristo? Mga tao, yung bayan niya, na minamahal niyang higit sa maraming mga bayan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang minamahal niyang lungsod ay mga tao na iginawa niya ng forever character, na ipamumuhay yung karakter na ginawa niya ng mga saksi na nagpapatuto sa pagkabuhay niya maguli. Mga watchman servant po. Amen po ba? Amen. Mga tumatalikod sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan, nabubuhay na ng may pananampalataya, naglalakbay na ng may pananampalataya na hindi taga-sanlibutan, kundi mga taga-langit dahil ipinaganda na ng tahanan sa langit yung mga iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Nakapit po ba natin na ang bundok ng Sayon ay delegasyon ng Panginoong Jesucristo, kongregasyon ng Panginoong Jesucristo, mga tao. Amen po ba? Amen. Unawain natin, in Ezekiel chapter 34, pakibasa natin dyan. Yung pinastulan ni Haring David, mga tao. Amen po ba? Amen. O, di tama-tama sa social media, transparent, narinig niyo tinig. So love the world that He gave only begotten Son, but whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Di po ba natupan? Narinig natin sa social media, sa YouTube. Diyan lang i-apply yan para pumasok sa buong mundo, sa pitong kontinente, at sa napakaraming mga bansa, papasok sa YouTube, sa Google. Pinatutunayan ng Google na ang iglesia ng banal na bansa, iglesia ng banal ang bundok na Sayon ang bansang banal na minamahal niyang bansa, ang kanyang lungsod na pinakaiingatan at pinakakayamanan ng Panginoong Jesucristo dahil tayo ang nakalulugod na hain na bunga sa pagkapanganay na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Wala nang ibang pangalan pa sa silong ng mga langit na pupuntahan tayo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya yung mga pamilya natin, kung marinig niyo tinig dito sa social media, unawain na natin mabuti, mga kapatid at kaibigan, dahil talagang lumalaganap ang kalamidad na ang mga kahitin natin, iniisip po, inaasahan eh, paparating yung kalamidad, that is the sign of second coming of Jesus. Amen po ba? Ito yung panahon na, inirestore yung mga naalipin na walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Amen po ba? Ito na yung panahon nung inire-raise up tayo bawat isa. Alam nyo, pangalan nung napakadakilang kaharian na nire-raise up sa paniniwala, nire-raise toon sa paniniwala? Iglesia ng banal na bundok na Sayon. Amen po ba? Amen. Nakatala sa langit, nakatala sa banal na kasulatan, nakatala sa Security Commission. Paki-resort nyo po. Amen po ba? And then, paki-google nyo.
Para masatisfy tayo. Para ma-inspire tayo. Di po ba masarap maghintay kahit tayo yung nagpapagal? Kahit tayo yung nilalait, hinahamak, kinukutya, iniinsulto, nililibat sa pananampalataya. Napakapalad natin na naghihintay at nagbabantay, nagpupuyat na may katiyakan na pinaniniwalaan natin yung nag-imbitasyon sa atin o ating tagapagligtas na tumuko sa atin sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan na kagagala at maghintay sa muli niyang pagparito na datantay mga faithful and wise servant na pinagtayo tayo ng kaharian sa ibabaw ng bato na anuman ang dumating na mga kakalitad eh hindi tayo matitinag. Amen po ba? Amen. Woo! Hallelujah! Purihin ang isang Diyos na tunay ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. True! In the seven continent, all over the nations. Ako po'y nagagala, mga kapatid at mga kaibigan, kaya ako'y pinaghihiyawan sa social media yung kagandahang loob at kabutihang loob ng ating isang Diyos na tunay na paglalagaan ng paniniwala. Nakibulay-bulay niyo rin po sa puso't isip niyo bawat isa. Kayong mga kapatid ko sa Espiritu at katotohanan ang bilang saksi sa pagkabuhay niya maguli. May kalayaan pa rin kayong mag-research bawat isa. Suriin niyo bawat isa ang sino mang napapanood niyo sa social media na nangangaral ng kaligtasan, ng mabuting balita ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Ayan o, bilis sa ating lahat ng ating tagapagligtas. Sinabi kay Apostol Juan, ang lahat ng mga panitain magaganap sa panahon ng kawakasan na sa muli niyang pagparito, na sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ang isang Diyos na tunay, ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Luluwalhatiin siya sa pulo ng mga dagat. Amen po ba? Amen. Bakit dito sa silangan nangyari hula ni Propeta Isaias? Nasumpungan niya na ang lahat ng mga tao sa ilalim ng silong ng mga langit ay naging makasalanan lahat. Napakapalad ng bansang Pilipinas na may kinikilala ang isang Diyos na tunay na saksi sa pagkabuhay na manguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesu Cristo. Na dito nangyari na dumatang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nahayag ang kanyang kagandahang loob at kabutihang loob all over the nation and the seven continent. Nagawaan po natin yung pulo ng mga dagat here in the Philippines. Na ang bansang Pilipinas, taas noo. Hindi na slave, hindi na alipin ng maraming mga bansa, kundi makikilala dahil nahayag na ang kaharian ng maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Zion na pinaganda ng tahanan sa langit. Sa pulo ng mga dagat, nababahagi ng mga dagat ang bansang Pilipinas sa silangan. Amen po ba tayo ron? Sakayong po ba kayo, mga kapatid at kaibigan? Amen. Yan ang nakita ni Apostol Juan, ay pinakita sa kanya nung nasa Islands of Patmos siya. Ano binilig kay Apostol Juan? Hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang nalilitaw na magliligaw dito sa huling panahon. Why? Dahil maraming paparito sa pangalan niya na gagamitin ang kanyang banal na kasulatan sa kapakika at pakinabang ng kanilang sarili na ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. Totoo o hindi? Amen. Totoo po o hindi? Kaya lahat ng mga false kingdom in the second coming of Jesus mananagot. Naniniwala kayo ron? O ngayon pa lang eh, may nananagot ni. Amen po ba? Mas more, parami pa yan ang parami. Parami pa ng parami yung mananagot. Dahil na nagising na ang Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Zion. Natakot ang maraming mga bansa nang magising ang Panginoon sa banal na bundok ng Zion. COVID-19 pa lang yung dumarating, mga kapatid at kaibigan. Natakot na, nanginig na ang buong mundo in the seven continent. Nagising ang hari ng mga hari sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Grounded all over the nation in the seven continent. Nahayag na ang kabutihan ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom sa pulo ng mga dagat. Here in the Philippines. Amen po ba tayo ron? Mga kapatid at kaibigan, ano bilin? Hindi tayo po pwedeng turuan na sino man nalilitaw ng mga masasamang manggagawa, yung mga false teacher,
Dahil mayroong gumawa ng karakter na paniniwalaan tayo, mayroong naghain ng kasaysayan sa ating lahat. Ha? Amen po ba? Nakukuha po natin, nag-gets natin, naunawaan natin. May iniwanang kasaysayan na hindi mawawalay sa alaala ng kanyang banal na bayan, nagigisingin niya sa paniniwala yung kanyang banal na bayan na ngayon ay mga gising na at iniyakayag na yung ginawa ng hari ng mga hari at hukom na mga hukom na makatarungan na hayag na sa kanyang banal na bayan sa iglesia ng banal na bundok ng Sion, yung hinain, yung inihain ng hari ng mga hari ng bundok ng Sion, nagising na siya ngayon. Marami nang magsisipanginig ng mga masasamang manggagawa ngayon, nagising na ang hari ng mga hari ng bundok ng Sion. Ipinapahayag niya mabuting kasaysayan na ginawa niya doon sa mga itinakda niyang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na nag-iintay at nagpupuyat na at nagbabantay na sa muli niyang pagparito in the second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung iniwala kasaysayan ng hari ng mga hari, hindi nawawalay sa alaala ng kanyang banal na bayan, nagigisingin sa paniniwala magpakailan-kailan pa man. Nakuhaan natin yung kasaysayan ng hari ng mga hari ng Sion, hindi nawawala, you know? Hindi nawawala yung alaala niya doon sa mga nalalabing tagapagbana ng kanyang pangako, nagigisingin niya sa alaala. Woo! Hallelujah! Purihin ang isang Diyos ng iglesia ng banal na bundok ng Sion all over the nation in the seventh continent. Nakagagalak kong ipahayag ang iniwalang kasaysayan walang hanggan ng hari ng mga hari ng iglesia ng banal na bundok ng Sion. Naramdaman niya yung pag-ibig ng hari ng mga hari na iniwalan sa atin yung ala-ala. Nakunawaan natin, mga kapatid at kaibigan, yung inihain na hindi mawawala sa ala-ala ng kanyang bayan yung ginawa niyang sacrifice on the cross hanggang kamatayan. In the third day, binuhay siyang mag-uli. Ano sabi niya? In the third day, I will build my temple. You and me, that is the temple of God in the name of Jesus in the resurrection. May tatak tayo ng bilhin ng patutuon na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli ng King of Kings at Judge of Judges ng iglesia ng banal na bundok ng Sion na makatarungan mahapon sa muli niyang pagparito. Ako po'y nagagalak, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sino man yung nakakarinig ng tinig ng takapak na nanggagaling sa panawalhating iglesia ng banal na bundok ng Sion, dinggin natin mabuti, unawain natin mabuti at umaunawaan natin. Ilagat natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta, ang ating tagapagligtas, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na nakikibakan ngayon, na ipinapahayag na ang tabak na magkabilay talim na katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan. At ito yung panahon ng kawakasan na dumadaloy na ang katarungan ng hukom ng mga hukom sa iglesia ng banal na bundok ng Sion. Naunawaan po ba natin na hindi pwedeng turuan ng lilitaw ng mga masasamang manggagawa dito sa sanlibutan yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan? Amen po ba kayo ron, mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya? Amen. Ang hinahanap ng ating tagapagligtas ay yung tunay ng mga lalaki na magpapakatibay at magpapakatatag sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Yung mga kababaihan na tunay ng mga babae na maglalagat ng tunay na paniniwala, ng katapatan ng paniniwala. Amen po ba? Na may katiyakan yung sinabi ng ating tagapagligtas na sa muli niyang pagparito ay darating tayong mabubuhay ng may pananampalataya na sa isang kisang patay papalitan yung may kabulungan o walang kabulungan at magiging kalarawan niya na tayo sa muli niyang pagparito. Naniniwala po kayo sa sinabi ng ating tagapagligtas sa pag-iintay natin at pagpupuyat at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Naunawaan natin na hindi na tayo po pwedeng turuan na sino man dahil ang author ng ating paniniwala ay yung ating tagapagligtas ang gumawa ng pinaniniwalaan natin forever and ever character. Amen po ba? Ang master builder ng ating paniniwala ay yung ating tagapagligtas na nag-sacrifice on the cross. Kaya walang ibang lilitaw ng mga nakakaral na makikita tayo kundi sa banal na bundok na sayo ipapakaral yung ginawa ng master builder natin sa paniniwala. Amen po ba? Amen.
ang Panginoon ang ating tagapagligtas, ang pastol ng mga tupa. Siya ang hain ng kanyang buhay sa mga tupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung ginawa ng hari ng mga hari ng Iglesia ng Baral na Bundok ng Sayon na hindi na mawawala sa alaala natin. Forever and ever, hanggang sa muli niya ng pagparito. Nabunga sa pagkapanganay ang Iglesia ng Baral na Bundok ng Sayon. Marami pong nagnanakaw ng mga hula ng mga banal na propeta na mga mangangaral, hindi naman naka-ugnay sa kanila yung banal na bundok ng Sayon, iba pangalan ng reliyon nila. Amen po ba? Amen. Ang banal na bundok ng Sayon recorded biblically, recorded in heaven. Amen po ba? Amen. Yan ang hula ng mga banal na propeta, mga delegasyon ng Panginoong Jesucristo na gumaganap na nagpupulong tuwing araw ng Sabat, na mayroong pagkakakilanlan na araw ng Sabat dahil iginawa tayo ng kagilagilalas na tanda ng patotoo na paniniwalaan na narinig sa social media. Makikilala ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon sa pangalan ni Kristo Jesus dahil iginawa tayo ng kagilagilalas na tanda ng kababalagan ng patotoo na pangunang utos ng Panginoon Diyos na ito'y naki-Hesukristo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Ang kaligtasan ay may patotoo na pinaniniwalaan. 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, up to 13. Pakisubaybayan niyo po kami at pakibasa natin at pakibulay-bulay natin sa ating mga tahanan. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay may patotoong pinaniniwalaan ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya tayo tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay, na iisa ang doktrina nating lahat at iisa ang botismo nating lahat, na luminis ng maruming lakad ng paniniwala nating lahat, at inihanda ang Banal na Bundok ng Sayon no blemish, walang dungis at kapintasan man o kulubot man. Kaya walang kulubot dahil kinihanda tayong Espiritu na katulad ng ating takapagligtas sa muli niyang pagpalito. Amen po kayo ron. Amen. Nakapi natin na hindi tayo pwedeng turuan ng lilitaw na masamang mangangaral, masamang manggagawa. Dahil ang Kordero ang naghain ng kanyang buhay sa ating lahat ngayon na kanyang kongregasyon. Amen po ba? Naparito ang magnanakaw upang magnakaw at pumatay ng paniniwala. Alin ang pinapatay ni Satanas? Yung paniniwala natin, ang dinadaya niya. Amen po ba? Amen. Ngayon, naparito ang Kordero, ang pastor ng mga tupa na naghain ng kanyang buhay sa mga tupa. Amen po ba? Alin ang binuhay sa atin? Yung alaala. Nakuha po natin, nagigets natin. Naunawaan po ba natin yung binubuhay sa atin? Alaala. Ginawa ng ating tagapagligtas at hari ng mga hari na Iglesia ng Banal na Bundok na sa iyo yung alaala na paniniwalaan natin upang huwag mawalay sa puso't isip natin at labi natin yan. Kaya mabuhay tayo ng may pananampalataya, mga kapatid at mga kaibigan. Naunawaan na natin, sabi niya sa ikatlong araw, itatayo ko ang aming templo. Manawala natin, kapatid at kaibigan, ikaw ang templo ng Panginoong Jesucristo, ang aalala ng kanyang ginawa na sacrifice on the cross. Hanggang kamatayan, in the third day, binuhay siyang maguli. Amen po ba? Amen. Kaya binibigyan tayo ng katiyakan sa muli niyang pagparito dahil talagang mapanganin na ang panahon ng kawakasan, inihahanda niya na yung kanyang kaharian na nagpapatotoo na at ipinapahayag sa social media yung kanyang pag-ibig na walang hanggan na ayaw niyang mapahamak ang sino man sa muli niyang pagparito. At wala tayo magiging dahilan na hindi natin narinig ito sa social media at the 7 continent, nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Kaya napaka everlasting nung kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao in the 7 continent or over the nations. Amen po ba? Matitinig natin ito eh. Wala magiging dahilan na sino man eh. Kasi pag-aapawin ito sa silog ng mga langit eh. Dumalago ang teknolohiya. At bumibilis ang technology sa mga iba't ibang mga bahagi ng panig ng bansa. At ito naman, tinig niya, marinig sa lahat ng dako ng mga bansa. Sa lahat ng mga dako ng silong ng mga langit. Amen po ba? Upang wala tayong maging dahilan.
At ang inyong abang lingkod eh, patuloy na nagbabata at nagtitiis araw at gabi na hinihingi ko at isinasangguni ko sa mga aking daing araw at gabi. Yung aking mga kapatid sa espiritu at katotohanan na katulad ko maghihintay at magbabatay na datna na tapat na katiwala na nabubuhay ng may pananampalataya na nagtitiis sa paghihintay sa muli niyang pagparito na datna niyang mga matalinong tapat at katiwala. Amen po ba? Amen. Kasama kayo sa pagbabata ng aking mga daing at panalangin, mga kapatid at kaibigan. People of Zion, that is the dwelling city of God in the name of Jesus and the resurrection. Kapatid at kaibigan, kasama ka sa daing at panalangin ko at pagsangguni ko araw at gabi. Kaya huwag mong pababayaan yung narinig mo na pinahayag sa social media. At magwawakas ako sa Revelation chapter 22 verse 7. Susunod ko sa 1 John chapter 2 verse 27, yung 1 Peter chapter 2:9, dadapuat tayo po ay pinili na bayang sariling pag-aari ng Panginoong Jesucristo na ipinapahayag natin yung karangalan ng nag-iimbita sa atin bawat isa na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya mamuli. Amen po tayo. Ipinapahayag natin yung kanyang kabutihan, yung kagandahan ng loob niya sa madilim na sanlibutan. Kaya po madilim na sanlibutan na batbat na tayo ng kasalanan at nasumpungan ng Panginoong Jesucristo, ang buong mundo ay nakahilig na sama-sama, naalipin na ng kasalanan. Amen po ba? Kaya ngayon na ang panahon ng pagtawag niya sa iyo at sa akin sa nakakarinig. Huwag mong pababayaan, kapatid at kaibigan. Talagang, ito na yung talagang napakadakila ng kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao na ayaw niya mapahamak ang sino man. Amen po ba? Tadabo po ako sa Revelation chapter 22 verse 7. Ito yung pangitain nakita at pinakita kay Apostol Juan na magaganap. At kung paano sinabi niya ito, doon sa mga naghihintay, sa mga nakarinig na kongregasyon, o delegasyon ng mga participant ng Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, sinabi niya ito upang may panghawakan tayo na sinabi niya na sa paghihintay natin, may katiyakan tayo na sa pagparito niya. Sabi niya, ako ay madaling paparito. Mapalad ang tungtupad ng aklat ng hula na ito. Amen po ba tayo? No? Amen. Nandinig niyo yung binasa natin kay Propeta Isaiah 7:14. Na nagsubo siya ng tanda na paniniwalaan natin lahat upang makatiyak tayo na sa muli niyang pagparito eh madatnan tayo, meron tayong tinutupad ng may tinutupad tayong aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat nasasampalataya sa ating tagapagligtas ang nakasulat sa aklat ng kordero, ang maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Tayo ang tumutupan, tayo ang naniniwala sa aklat na ito. Amen po ba? Dahil ang kordero ang katuparan ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. So muli, maraming maraming pong salamat sa mga listeners, sa mga participants, sa mga partakers, sa mga followers ng Panginoong Jesucristo na sasaksi at magpapatotoo sa pagkabuhay na mamuli. Muli po namin kayong binabati ng kapayapaan ay sumaating lahat at makatiyak tayo sa paghihintay na datnan tayo mga tapat at matalinong katiwala. God bless people of Zion. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners at mga partakers ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 Thank you Lord in the name of Jesus in the resurrection. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, upang tayo ay patuloy na ingatan ng ating Panginoong Diyos, upang tayo ay patuloy niyang gabayan, upang tayo ay patuloy niyang patnubayan sa ating ipinamumuhay, ingatan natin mga kapatid at mga kaibigan ang kanyang pakikipagtipang ginawa sa ating lahat sa pamamagitan
ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, at bahagi ng isang napakadakilang tipan, mga kapatid, ay ang patuloy nating kilalanin ang bayan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa banal na bayang hiram, ipahayag natin, mga kapatid, sa banal na bayang hiram ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Salamat, Panginoon, patuloy kaming natakas ng aming dakilang pagpupuri at pagbuwalhati sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, ang tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen! 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 Amen.